Hi guys, welcome to my vlog. So ngayon may panibago na naman tayong gamit na i-re-review at in-order ko ito sa Shopee. So huwag na natin patanggalin pa. Oo, hindi ko pa na ano, bumubuksan. Hindi, joke lang. This is the Telesin Chin Mount Strap. Let's go! So, yun guys, unbox muna natin bago natin makita yung product. Yan, tatanggalin ko na. Yan. Meron pa ulit. One eternity later. Yun. Tanda natin. So this is the Telesin helmet strap mount. Pambaba yun. And then na-order ko to sa Shopee. May kasamang J-hook. Hindi J-hook. J-hook ka, J-hook. Yan, kasi letter J. So yun, in-order ko to at ang presyo niya ay nasa 284. Kasama na yung shipping doon. So yun, buksan na natin. Uy, maganda siya. Ito siya. Ayan, nakikita nyo. Then, yung harapan nga pala niya, ayan, may nakalagay na Telesin. And then, ito, ang ganyan likod, itong kulay blue na to is goma. Siyempre, para maprotektahan yung chin nung sa helmet. Para hindi magasgasan. And then, yung strap niya, matibay. Matibay. Matibay siya. So, may extra strap pa siya ito. Extra. Pang extra din. Dito rin to. Pang extra dito. So, yun. And then, may J-hook na accessories. Kasama na siya. Pag walang J-hook, nasa 230 yata yung price. Ngayon, detesting naman natin na igabit sa helmet natin kung matibay nga ba o hindi. And then, gagawa tayo ng konting video. Gagala ko kayo ng gamit ito. So, tara! So, yan guys, nakabit na natin yung helmet mount. And so ayan guys, nakabit na natin and then di ko pa gamit yung action cam kasi wala pang memory card. So ito muna yung ginamit ko, yung cellphone ko muna. Buti na lang may ganito din ako, no? Then tara. So tara guys. And then ito yung gagamitin ko ngayon muna ng motor. Yung aking Yamaha Aerox. Saglit lang tayo. So, try lang natin. Diyan, lalabas lang ako konti. Punta lang Vista Mall saglit. Tapos, balik na agad. Ganun lang. So, balang araw itong motor na ito. Mapapalitan ng big bike. Mangarap lang tayo ng mangarap. Siyempre, kung nangangarap ka, mag-aral din tayo ng mabuti. Para walang problema. So, yun guys. Try na natin. Mukhang wala namang problema. Di maalog. Yun nga lang, mabigat sa ulo. So yan guys, nandito na tayo sa labas and I'm currently using my Galaxy A50 pambablog ko. Dahil yung Eken natin, umorder ako ng memory card, wala pa. Basta, pag bumili ka na lang kayo neto, ingatan nyo lang. Wala naman siguro magiging problema. O yan. Medyo malayo pa Vista Mall sa amin. So nga pala, pa mag-vlog kayo using cellphone. Mabigat. Pwede na. Mabigat siya pag nilagay sa helmet. And then siyempre, first time natin mag-vlog ng motovlog ngayon. Then yan, dito na ako sa labasan. So yun, mga repaps, dito na tayo sa Vista Mall. Yan. So ang daanan sa Vista Mall. So ngayon, chine-check ko kung mahalog pa to. Hindi naman, basta nga tama lang yung pagkakaigpit. Then yan, ito na yung Vista Mall guys, yung sinasabi ko. Then yun, overall, maganda naman yung quality ng strap. May extrang strap pa. Pwede ding may J-hook. Sana nagustuhan nyo yung strap mount kung bibili man kayo kasi
overall para sa akin goods naman. Walang problema. Camera lang may problema. Yan, so dito na tayo iikot ngayon sa parking. Paikot, ikot tayo. Balik na tayo. Sobrang init pa. Tanghalin tapat tayo nag-vlog. Yun guys, balik na tayo dun sa ating bahay. Dahil tinesting ko nga lang tong chain man strap na to. Kung beginner pa lang tayo nagpa-vlog, masasabi ko kung okay lang yung cellphone, masasanay din tayo dyan. And then pag may budget na, bilhin na tayong ng mas mataas na konti para naman worth it yung pagpa-vlog and then pag-upgrade ng gamit. Syempre kailangan din natin yan kung gusto nyo talagang mag-YouTube. Maganda na mag-YouTube, nakakaingaan nyo din kahit sabihin nyo busy kayo, parang mabubus yung ano, self-confidence nyo. Yun guys, mabalik na tayo dun sa ating lungga dahil tapos na din nating i-testing. So wala naman akong problema, basta tamang higpit lang yung strap para hindi bumigay. Then yung plastic, siguro nga matibay nga talaga to, pero wag nyo lang masyadong mahigpit yung sobrang higpit na bibigay na yung plastic kasi masisira talaga siya. So dito nga pala sa lugar namin, masigip talaga. Ayan, nakikita nyo. Uy, mukha hindi niya kaya, hindi niya kaya ng matalbog, yung sobrang talbog bumibigay siya. So may extra naman tayo doon, kakabit ko na lang yun, na lang ikakabit ko siguro. Wala eh, bumababigla eh sa harip na naka ano, nakaangat bumaba, bumigay siya. Maikpit naman yung pagkakano, maikpit naman yung pagkaka ano, pagkakaikpit, pero lumuwag siya. O yan, shout out sa gwardiya namin. Shoutout sa gwardiya namin. Yun lang guys. Ma, let's go. Uwi na tayo. So yan guys, nakabalik na tayo. Then nakikita nyo, pawis-pawis tayo. No? Ang init talaga, alas 12 ako nag testing doon. Overall, ulitin ko lang ulit, overall, puro overall na ako. Overall, yung strap niya, okay. Okay yung strap. Okay yung plastic, yung goma, kasi dagdag grip para hindi talaga dumudulas doon sa mismong chin natin. And then, wag nyo lang ihigpitan masyado yung sa may lock kasi pwede siyang mag-break. No, mag-break. Yun talaga ang pinakalito. Kasi plastic lang yung mismong kinakapitan nung sa strap. And then, yung J-hook na libre, ewan ko ba't ganun. Dumudulas siya. Hindi yata siguro sumusukat yung lock doon. Kasi, and then, yun naman, may pamalit naman tayo dahil nga mayroon naman tayo isang camera pa hindi nagagamit dahil walang memory card. So, yun lang guys. Then, I hope nagustuhan nyo ang video. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga vlogs ko. So, yun lang guys. Keep safe, ride safe sa inyo. God bless. Lalo na sa mga nagdi-deliver dyan tuwing tanghali. Ingat kayo. Bye-bye. Peace.